Ayan guys, hello, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Carps Bike. Dito yan, sabi niyang First Bukay, Bulacan. So along MacArthur Highway lang yan. Kaya guys, pagpasensya nyo na kung medyo maingay yung ating video. Ayan. So kasama natin nga pala may-ari ng Carps Bike. Ayan, si Sir Carpio. At ang magkapatid na si Sir Tim. At si Sir Louie. Ayan. So magbabike check tayo ng Twitter. Hindi na ako magugulat guys sa mga susunod na araw, may bagong bike na Facebook or Friendster ang tatak. Ayan. So wala na tayong intro guys. Diretso tayo sa bike check video ng Twitter. So ayan guys, ang ating Twitter Storm 2.0 na carbon frame. Napakaganda ng bike na to guys. Nung pagdating ko dito, naglalaway pa ako. So ano pa hinihintay natin guys? I-bike check video na natin to. Simulan natin sa kanyang frame. Ayan, so kung makikita natin, ang kanyang frame ay glossy gray. Ayan, glossy gray. Simulan natin dito sa kanyang pagkaka-welding or pagkakadugtungan. Hindi welding eh. Sabihin na natin pagkakadugtong kasi hindi naman to aluminum. Ito ay gawa sa carbon nano. Kung hindi ako nagkakamali, carbon 700 yata. Yan. So, napakakinis dito. Oh. Ayan o. Oh. Para ang humimas ng hita. Napakakinis o. Oh. Ayan o. Oh. At syempre, dito sa kanyang top tube, may makikita tayong sulat na Pro. Ayan, Pro. So, pag ginamit mo to, Pro ka na. Uy, yan. At sa taas, mayroon tayong nakasulat na Leopard. At medyo pag kinapa mo to, ayan o, oh, para siyang decals. May makakapaka rito na medyo nakaangat. Tapos yung letter D, yung mga letters, medyo nakalubog. Ayan, di ko alam, parang may mga bundok-bundok yan eh. Oh. Ayan. Dito naman, may nakalagay na high-end frame technology. Siyempre, naka-carbon tayo, kaya high-end na yan. At dito sa kanyang top tube, ayan, makinis na makinis. Makinis pa sa hita ng girlfriend mo. Ayan, oh. O, diba? Then, sa top tube, may makikita tayong, ano to? Anong nakasulat to? Ano to? Undirectional carbon fiber. Ayan. Hindi ko alam kung ano yan. Bahala na kayo. Basta carbon fiber yan. At may nakasulat na anong size to? Yun. Ang size niya guys ay medium. Medium ang size ng kanyang frame. Syempre, tingnan natin dito sa may bandang baba. Napakakinis talaga guys. Ang sarap himasin, no? Yan, no? Himas-himas din. Baka malay natin, magkaroon tayo ng bike. Yan, no? At dito sa kanyang bottom tube ay may makikita tayo or may mababasa tayong EPS Technology Carbon Nano. Kung hindi, EPS, parang ano yan ha? Edukasyon sa pagpapahalaga. Hindi, joke lang. EPS Technology, hindi ko alam kung ano yun guys. Pakicomment na lang kung alam nyo yung EPS. So kung mapapansin nyo guys, mabilis tayo magsalita. Medyo kinakabahan ako. Nasa gilid kasi tayo ng kalsada. So ang daming dumadaan, nakakatakot. At dito may makikita tayong Twitter. Ayan. So ayan, kagaya ng sinabi ko guys, hindi na ako magugulat sa mga susunod na buwan, merong bagong bike na Facebook naman sa Friendster. Ayan. So yung bottom tube niya, hindi ko masabi kung anong shape nito. Basta dito merong, sabihin na natin corner, magkabila, tapos curve to. Ayan o, oh, curve. Ayan. Tapos meron siya kasamang battle cage holder, plastic. Ayan, lalagyanan ng beer yan. Siyempre, doon sa kabila, meron din lalagyanan. Lalagyanan naman ng pulutan yan. Para bagay, may beer ka na, may pulutan ka pa. Tapos, doon sa kanyang top tube, may makikita tayong tapered head tube. Ayan, tapered o. Oh. So,
sa mga baguhang kagaya ko, pag sinabing tapered, maliit sa ibabaw, malaki sa baba. Ayan. Tapos may logo ng Twitter dito sa may head tube niya. So punta tayo sa kanyang seat stay. Sa seat stay, walang masyadong design. Napakasimple ng design ng frame natin. May makikita lang tayo ditong Twitter. Ayan. At sa kanyang chain stay, may makikita ka ditong 29er. So napaka, sabihin na natin, minimize or minimalist yung ating frame na to. Ayan. Kaya nagmukha siyang elegante. Tapos ito yung kanyang drop out. Ayan. Nasa loob. Ayun o, nasa loob. Kadalasang nakikita ko nandito sa labas. So nasa loob. Ayun. Ayun. So punta kayo ngayon tayo sa kanyang cogs. Nandito na rin naman tayo sa cogs eh. So kung makikita nyo yung cogs, oil slick yung cogs natin. Bilangin natin yung speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ang ating speed na 11 to 50 teeth. Ayan, laban to sa ahon. 11 to 50 teeth, 13 speed. Gawa yan ni... Sino ang gumawa ng cogs? Ayun, retrospect. Straight retrospect. Straight na retrospect nga pala yung ating gear set. So kung retrospect yung ating cogs, retrospect din ang ating RD. So kung mapapansin nyo, ayan, na carbon yung ating, di ko alam kung anong tawag dyan. Ayan, basta ang alam ko, pulley to. Ayan, carbon na to. Ayan, kitang-kita nyo naman guys, oh, carbon. Ayan. Diyan punta tayo sa FD. Walang FD. Huwag nyo hanapin ang wala. Iiwan ka nyan pag naghanap ka ng meron sa, no, meron sa iba. Ayan. At ito ang kanyang crank. Gawa ng retrospect. Ito ay gawa sa alloy na 170 mm ang haba. At ang kanyang chainring, nakikita nyo naman guys, alloy na 70-75 T6 CNC na narrow wide ang ating chainring. Tapos yung kanyang kadena naman ay gawa ni YBN. Ayan, ayaw na naman mag-focus ng camera na natin. May dumaan na naman siguro ng chicks, kaya ayaw mag-focus ng camera. Ayan o, oh, yun. Tapos punta tayo sa kanyang shifter. Ang shifter niya, ayan, nakasulat guys, 13 speed retrospect. Ayan o, oh. Oh, diba? 13 speed na retrospect ang ating shifter. Sa kabila, wala. Huwag nang maghanap ng wala. Ayan o, oh, diba? Tapos, ang kanyang preno ay Tektro. Ayan, Tektro. Una kong nadinig ang Tektro nung 2017 yata, kung hindi ako nagkakamali. Sa kabila, ganun din, Tektro ang kanyang brake caliper. Alloy nga pala, ay sorry guys, brake lever. Alloy nga pala yung lever na to. Alloy yan, alloy. At wala akong nakikita ditong adjacent para dun sa travel. Ayan o, oh, medyo malayo siya. Layo o. Oh. Ayan. Andito na rin naman tayo. Diretso tayo sa kanyang handlebar. Ang handlebar niya guys, 720 mm ang haba. Straight. Straight bar lang yata to. Tapos parang may konting back sweep. Konti lang naman. Na made of alloy. Tapos itong stem niya ay 80 mm. Gawa yan pa rin ng Twitter. Ayan, powered by Twitter. At itong kanyang headset. So kung makikita nyo, may nakasulat na Twitter. At ang kanyang spacer, bilangin natin. 1, 2, 3. Carbon na 3.1 cm ang kanyang spacer. Tapos ito kakaiba oh. Nakita niyo yung dust cover niya guys, alloy na may nakalagay na Twitter. Ayan oh, 'di ba? At ito yung handlebar niya guys. Ayan, Twitter. Goma. Ah, hindi pala. Leather. Ayan, mukhang leather to guys. Kung hindi ako nagkakamali, leather ang ating handle. Grip. Na meron dalawang lock. Isang lock dito at isang lock doon. Hindi yan madaling matanggal. At merong end cap. Ayun o, oh, end cap o oh, na Twitter. Ayan. Punta tayo sa kanyang shock or fork.
Ang kanyang fork ay may manual lockout na air shock. Ayan. Ah, sorry guys, remote lockout na air shock. So ito yung remote. Ayan. So ito yung remote guys. Ayaw na naman mag-focus. Ayan. Di ba? Ayoko yung galawin yan. Alloy. Palagay ko alloy yan. Alloy. Magnesium alloy ang ating lower. Siyempre, gawa yan ng Twitter. Ayan o, Twitter. Kung hindi ako nagkakamali guys, ang taba nito ay 32. Ang taba o. Taba o. Sarap kawakan o. Yan, Twitter. At kung hindi ako nagkakamali guys, 100 millimeter ang travel ng ating stanchion. At meron tayong goma dito para malaman yung bounce, 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 bounce niyan. Ayan, ganyan o. At dun sa kabila, ayun ang air valve. Yan. Diyan nilalagyan ng hangin. Huwag nyo iwawala yan. Napakahirap maganap yan. Parang yung nawalang relasyon nyo. Mahirap hanapin yan. At dito tayo sa wheel set. Ayan o. Ang wheel set, simulan natin sa kanyang hubs. Ang hubs niya ay gawa ng retrospect CNC. O CNC yun yung machine na pagkakagawa. At 32 holes ang kanyang hubs na naka quick release. Ang sabi sa akin, yung hubs daw na to ay true axle ready na. Yan, kaya lang bibili ka ng adapter at magpapalit ka ng fork. Anyway, kung ano yun nandito, yun lang tayo. At stainless na, palagay ko stainless to guys, yung kanyang spokes at yung kanyang rim ay gawa pa rin niya ng Twitter o ng retrospect. Ayan. Medyo hindi kita sa camera guys yung salita na retrospect. At doon sa kanyang gulong ay gawa ng Innova Pro. So yung gulong na to ay gulong ng Innova. Ayan, de joke lang. Nang sukat ay 29 by 2.25. Tapos meron dito recommended na 35 to 65 PSI na naka skin wall. Ayan, skin wall ang ating gulong. Siyempre, ganun din sa kabila. Gawa ng Innova Pro ang ating gulong na crossfit 29 by 2.25 na naka skin wall. At gawa ng retrospect ang kanyang rims na double wall alloy na may eyelet. Ayun o, may eyelet. Stainless na spokes. At retrospect na hubs. Ayan. At dito ngayon tayo sa kanyang seat clamp. Ang seat clamp niya ay Twitter. Ayan. Twitter na 34.9. Ang taba nito guys. Promise. Ang taba. Nagawa yan ng Twitter. Twitter ang gumawa nung seat post natin. Ayan. Ang ganda ng seat post oh. O di ba? Wala ka nang papalitan dito. Pera na lang kung magkasakit ka ng upgradeitis. Yan. Ang upuan ay Twitter. Yan. Tingnan natin sa taas yung upuan niya. Yun o. Parang pamalo nung ano, yung naglalaba yung mga lola ko. Yung pamalo sa pag ano, naglalaba. Yan o. Ganun yung okorte o. O, diba? Yan. At manifest. Pakiramdam ko, leather din to guys. Kagaya nung handle grip. Leather to. Kung hindi ako nagkakamali. Yan. Pakitama na lang guys ha. Pero palagay ko talaga leather yan. At ang kanyang pedal, malapad. Na mayroong reflector, ball bearing type. Ayan, ball bearing type yung ating pedal na malapad. Punta ngayon tayo sa kabila. Tingnan natin ang preno. Ito guys, ang kanyang brake caliper. Ayan, kung Tektro yung brake lever niya, siyempre, Tektro din yung kanyang caliper na naka-post mount. Ayan, makikita natin, naka-post mount na siya, oh. Ayan, ganda, oh. Tapos, Tektro din yung ating rotor na 160 mm. Ayan. So, ito guys, yung likod ng cogs, oh. Parang may star na pula. Ayan, oh. Di ba? Ang ganda, oh. Ayun, ang pangalan, oh. Retrospect. Ayan. So, punta tayo sa kabila. Ito yung kabila na preno. Tektro na preno. Ganun din. Post mount din ang ating caliper at retrospect na rotor na 160
60 millimeter. Ito nga pala guys, yung kabilang side ng crank. Nakalimutan kong sabihin kanina. Ayan oh, naka-Halotech ang ating crank. 170 millimeter made of alloy yung ating crank arm. Ayan. Ayan guys, pahabol sulat muna tayo. PS muna, PS. Pahabol sulat bago tayo bago kumakalimutan. Ito nga pala ay internal cabling na. So dito dumaan sa head tube yung isa kayong RD. So kung makikita mo, may butas doon. So dyan ipapasok kung gusto mong maglagay ng FD. Siyempre kung may ipinasok, may ilalabas. So doon ilalabas. Ayun o, pwede mo dito ilabas, pwede dito. So bahala ka na kung saan mo ilalabas. Pero isa lang ang pasokan yan doon at dito. Yan. So pwede rito pag ganun yung kable, at pwede rin dito, nasa sayo na yon. At dito lumabas yung kanyang preno, nasa na, ayun, dito lumabas yung preno, yung kable. Ayan. At ayun, sa kabila yung RD, ayun, oh, kung nakikita nyo guys, oh, ayun. Okay guys, ayan ang ating bike check video ng Twitter Storm 2.0 na nagkakahalaga ng 36,000 pesos, dito lang yan sa, ayan, Carbs Bike. Ayan. At sya nga pala guys, meron din pala yan na discount sa mga walk-in buyer. Napakadaling kausap ng may-ari. Bago ako magpaalam guys, meron mga road bike din dito. Ayan guys, oh, road bike oh. Ayan. So gagawin natin ng bike check video yan sa mga susunod na araw guys. Medyo magdidilim na kasi eh. Ayan. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. At mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa Twitter 2.0. Ayan, medyo nanunuyo na yung lalamunan natin guys, kasi ang lakas ng boses. Nasa gilid tayo ng kalsada. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. Hanggang dyan na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Babush. Bon voyage. Kung ano man yan. Ayan ang ating Carbs bike, oh. Ayan. Ayan.